Ganang mata, magpasalamat sa Panginoon sa panibagong buhay, alangkit ang salita ng Diyos. Pagmasalamat tayo kumatag sa ating ng talaga. Amen? Amen. Amen. So, hindi magandang magpasalamat maging sa atin po patuloy na sumusubaybay niyan sa ating live streaming na hindi community quarantine dahil meron na po tayong certain na pwede maka-attend. Diyan naman po tayo, stay tayo sa bahay. Pagbalayin po kayo ng Panginoon ang ating pong nanay Judy na araw-araw na message. Gusto ko na po sumunod pa pastora. Pero sabi ko po, bawal po ang senior at magpalakas dahil papulit na sa salamat dahil sa kagalingan ni Nanay Judy. Dahil nakaranas po siya ng paramdaman. Kaya sa atin po senior pastor, Pastor Van, Pastor Baby, pagpalaan po tayo ng tayo na dyan ng Panginoon at tunay na babayan at bigyan ng kaligtasan sa lahat ng inyong ginagawa. At sa umaga na ito, napaka-ganda pong paalala sa atin ng Panginoon. Dahil ito po ang kinakailangan ng isang anak ng Diyos. Kaya handa na po ba tayo ng salita ng Diyos? Wala pong nakatumin na. Pagkukulat po ba tayo isang araw, bigla magaling yung cellphone natin, tapos nakita natin yung caller natin, si Jesus. Ano pong inisipin nyo? Tapos, sasagutin mo, hello? Bago biglang sasagot sa kabilang linya, anak, pwede ka bang makasalo sa isang sasalo? Ano po ba yung iisipin niyo mga kapatid? Siguro po, pupurutin niyo yung sarili niyo ma. Boy, pabago. O wala na ba ako? Kasi tinatawagan na ako ng Jesus. Suppose nangyari po yung mga kapatid, ano po yung magiging impression mo? Ano yung magiging iisipin niyo? Siguro, yung iba dyan mag-iisip, Panginoon, meron po ba akong nagawang hindi maganda? Meron po ba akong nagawa na hindi ko pa nais-nais, na hindi ka nagugusay? Or, meron ka po ba gusto mong gawin ko sa araw na? Dahil po tayo, ang nais po natin, ang panooban ng Diyos. Amen? Sino na kayo ang panooban ng Diyos? Yung ang nais natin yung lagi na umusap sa atin ng Panginoon. Especially po pag sa mga hard times at yung kanyangan natin ng matinding desisyon sa buhay. Sa anong parte, sa relasyon, nagpila ang iyong katapatan, tunay po ng iyong kapangyarihan ang aming dalangin at nagpapasalamat namin sa umaga. Patuloy mo po kami samahan. Mangusap ka, Panginoon, sa aming mga puso sa pamamagitan ng iyong mensahe na umaga nito. At nawa, maintindihan namin at tunay na masunod namin ang kalooban mo para sa amin. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. O, makapagpunod po tayo. Knowing and following God's will. Bakit hindi po natin alam yan? Why? Kasi we are not yet grown as a mature Christian. Mahina pa po tayo ng sana. Ang gusto po natin, meron pang ibang tutulong para makapag-desisyon tayo sa buhay. Pero kung kahayaan natin na ang kalooban ng Diyos sa masunod, well, masasabi natin na tayo ay full-grown Christian na. Remember mga kapatid, sa mga circumstances po ng ating buhay, hayaan po natin na ang kalooban ng Diyos ang masunod. Huwag po natin problemahin yung problema. Sabi nga po ng ating senior pastor, huwag po problemahin yung problema. Hayaan mo ang problema, ang mga problema sa sarili niyang problema. Isipin mo natin na meron tayong makapangyarihan Diyos.
ibigay sa ating lahat. So, hayaan po natin ang Diyos sa problema sa lahat. Alam po natin na walang imposible sa Diyos. Amen? Lahat posible. Bakit po ito nasasabi? Una, kaya po ng Diyos na kaya tayo sa tama. Ginugusto ba ng Diyos na tayo po ay madala sa kamalitan o sa kasalanan? Di po ba? Sabi nga po sa Romans chapter 8, verse 28, ang nais ng Panginoon ay buong kaputihan sa lahat ng kanyang mga. Kaya ng Diyos na ipupas ang ating mga opportunities. Makapangyarihan tong Diyos natin. Kaya nga po lahat ito. Kaya ibigay ng Diyos ang lahat ng opportunity para sa atin. Kaya ng Diyos na alisin ang lahat ng nakabarang daan sa dalaanan mo. Lahat ng mga nakabarang, lahat ng barrier, kaya ng alisin niya ng Panginoon. At kaya ng Diyos na planuin ang lahat, and at the end, dadalhin ka niya sa tamang lugar at sa tamang oras. Bakit? Kasi siya ang Diyos na makapagaling sa lahat. Kaya ng Diyos lahat, mga kapatid. Isaiah chapter 30, verse 21, sabi po dyan, saan man kayo umaling, sa kaliwa o sa kanan, marinig ninyo ang kanyang tinig na nagsasabi, ito ang daan, dito kayo lumaban. Narinig niyo po ba ang Panginoon minsan? Alam niyo po, hindi sumisigaw si Lord. Whisper. Bulog. Kaya dapat maging mapakinig ang ating mga tayo. Maging sensitive sa salita ng Banal na Espiritu. Ang dami lang po niyang gusto, ito po puso natin. Kailangan willing ang puso na makinig sa salita. Kumusta po ang mga puso natin, mga kapatid? Broken heart, di ba? Ibigay mo sa Panginoon niya. Gusto ng Diyos na nakipag-cooperate tayo sa Kanya. Hindi naman ibig sabihin na huwag tayo gumawa o huwag iasa na lang natin dahil sa Diyos at kukuna lang ako, Lord. Of course, we need to do something and that something is the will of the Lord. Kaya po natin ito, mga kapatid, basta nandun lang tayo sa kalooban ng Diyos. At kaya natin ito nagagawa kasi walang pressure. Walang pressure. Bakit? Kasi we trust God. And na siya ang mag-decide sa ating mga buhay. Kasi we follow His will at ang kalooban ng Diyos ang laging masusunod sa ating buhay. Ang tanong, meron naman po tayong tanong.
Tandaan po natin, mga kapatid, si Satanas po, puso yan. Puso na siya po ang ama ng kasinungalingan. Napakapanunod po ba? Nasa kanya po lahat ng pandaraya. Dinidisip po tayo ni Satanas. Pero kung tayo po ay matatag at malago kay Kristo, hindi po kailanman tayo madadaya ni Satanas. Dahil meron po tayong pinangahawakan. Ano pong pinangahawakan natin? Ano pong pinangahawakan natin, mga kapatid? Salita ng Diyos. Ano ba? Salita ng Diyos at ang lahat ng mga pangako niya sa atin. Awit 32 verse 8, sabi po dyan, ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuan kita at lagi papayin. Malalaman mo, kapatid, na ito ang kalooban ng Diyos kasi mayroon kang kagaangan at kasiyahan sa pagdedesisyon. Sometimes, pag kailangan natin magdesisyon, pagkamagaang yung puso natin, kalooban ng Diyos na. Pero kapag may second thought at naglalaban yung puso natin, ask the Lord. Lord, ano po ang gagawin? Panginoon, ano po ang kalooban mo sa akin? Pag ganun po ang ginawa natin, mag-aang po tayo makakapag-design sa ating tumatungan. Sa Book of Proverbs po, mga kapatid, o sa kawitaan, meron po apat na scripture dyan na magpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos over our decisions and following His will. Ating pong pagkulayan ng mga salita na ito upang ma-accomplish po natin at malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin. Una po, Kawitaan 16 verse 9, sabi po dyan, ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Ating pong bigyan-bigyan yung nagpapatupad dyan, no? Pinapakita po dito ang patunay na ang Diyos ang may kontrol sa lahat. Sometimes po, maninig natin yung napa-popular na kataga. Yung nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. So, nasa Diyos ang awa, sabi ko. Meaning, ang tao po, gagawa lang ng gagawa. But the final answer at ang resulta ay sa Diyos pa rin. Kasi po, kahit gumawa po tayo ng gumawa, kung wala pong resulta yung lahat ng ginagawa natin, eh ano pong nangyayari doon? Anong tawag po? We can make all our plans, pero sa huli, sino ang nagpapatupad? Ang Diyos pa rin. Siya pa rin ang sabi. So, ano man po yung ginagawa natin, pagpatuloy po natin, especially kung yan po ay sa itadadakila ng Diyos, alam po natin yan kung ano ang nakakalugod sa Panginoon. At patuloy po tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos, tutuparin po yan ang ating Diyos na nasa Diyos. Amen? Kawitaan chapter 16 verse 33, sabi po dyan, isinagawa ng tao ang palagutan, ngunit tayo si Yahweh lamang ang huling kapasyahan. Sa Old Testament po, ang mga Hudyo, ito po yung ginagamit nila pagdating sa pagdedesisyon o pagdating sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Minsan po, gumagamit sila ng bato o iba't ibang kulay ng mga bola o nagpapalagutan sila, papalubutan kung sino ang magunod ng may mahaba at na kanuman na bubunutin nila. Yun ang kalooban ng Diyos sa kanila. Sometimes po, tayo po ganyan din eh. Diba? Pili-pili. Minsan ka naman, ini-mini-mini mo. Ay, diba?
swerte. Sino naniniwala sa swerte? Naniniwala pa po ba tayo sa swerte? Mga kapatid, pag naniniwala po tayo sa swerte, kailangan po natin mag-grow. Dapat mature na po tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Napakalinaw po ng sinabi dyan sa 16:33 ng Kawikaan, nasa Diyos ang huling sagot. So, ang lahat ay nasa kalooban ng Diyos. Wala lang pong swerte, mga kapatid. Hindi ba? Kasi, nasabihin mo, ang swerte ko naman, nanalo ako sa loto. Sino ba bang tumatayo pa sa loto? Pero kung iba, naniniwala pa sa loto, sabihin mo ba, nanalo ako sa loto, ibigay mo yung 10% sa church. Pero pag nanalo na, nawala na yung 10% sa church. Pag kasi, sinabi mo na swerte, pag nagawa ko ng tama, sino ang may tataas mo? Ang galing mo, ang swerte mo talaga. Pag nagkamali ka naman sa desisyon mo, ang malas mo. So, hindi po nasusunod at hindi na itataas ang kalooban ng Diyos. So, ang dapat mangyari at dapat masunod ang papasyakan ng Diyos. Amen? Kawikaan chapter 19, verse 21, sabi ko dyan, ang isang tao ay maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang siya mananagin. Let me tell you this, mga kapatid. Kaya-kaya po ng tao na magplano. Kahit anong gusto niya, pwede niyang planuhin. Kahit ano pa man. Pero ang huling sagot, kanino man gagaling? Sa Diyos pa rin. Ang will pa rin ng Diyos ang dapat mananagin. Minsan po, kung ano yung pinalaan natin, iba yung naging resulta. Bakit? Kasi po, iba ang kalooban ng Diyos para sa plano. Minsan po, ito na lang po sa pulpit ito, yung kung mga ginagawa ng mga pastor na mensahe o yung outline, minsan po, hindi po yung nasusunod. Kasi po, ang kalooban ng banal ng Espiritu ang nasusunod. Why? Because we pray. Nananalangin po kami every time na tatayo kami sa pulpit ito, Monday pa lang, or even earlier, ipinapanalangin na yan at tumatayo dito. Na kung ano man ang mensahe na binigay ng banal ng Espiritu, yun ang mangyari. Sometimes, hindi po na susunod yung outline. Pero mag-isipin na, gusto lang kasi sabihin niya na nagsasalita. Pero kung ang tumatayo sa harapan ay pinaghahalian ng Diyos, at ang kalooban ng Diyos ang nasusunod at sinusunod kung ano ang bigkasin, yun ang bigkasin. Dahil yung tingla sa banal ng Espiritu. Amen? Kawikaan chapter 20, verse 24, si Yahweh lamang ang nagtatakda ng ating landasin, kaya huwag ipagyabang ang iyong landasin. Ang pabuuan po ng passage na ito ng chapter 20 ay patungkol sa isang mighty warrior o ruler o isang tiyuno. Sinasaad ito ni Solomon na kahit anong takbang ng pinuno, ito ay nagmula sa Diyos. At kung ang pinuno ay guided ng Diyos, dapat ang kanyang nasasakupan ay guided din ng Diyos. Praise God. Short please. Hallelujah. Ayan, good morning guys.
At magandang tanghali, guys. Ayan. Tanghali na pala. Pauwi na kami, tapos na yung sa aming Sunday service, guys. Ayun nga. Ayun na nga, nagkaroon ng brown out. Ayan, kaya kami ngayon, kaya medyo madilim, guys, doon. At hindi tayo nakapag-video. Wag na. Ayan, naglalakad na lang kami, guys, pauwi, guys. Picture. Ayan. Sige ba? Okay lang, picture. Gusto mo picture, oh. Sige. Picture. Okay. Ha? Doon na lang sa atin, ayan. So habang kami naglalakad, eh naglalakad kami. Ayan, abangan ko na. Abangan ko na, guys, para kami ay habang naglalakad. Ayan. Lalakad lang, guys. Lalakad na lang kami pa uwi kasi wala naman ulan. Hindi rin ako nagdala ng bike kanina kasi umaga umuulan, guys. Ayun nga, guys. Ngayon araw ng Linggo, family day, church day. Ayan, enjoy lang tayo, guys. Relax day. Lalakad na kami ngayon, malapit. Malapit lang naman, guys, mula sa aming church, walking distance lang. Siguro mga half kilometer. Ayan, para exercise, para matagtag yung taba. Ayan. Ayan, yung mga kasunod, guys. Ayan, ayan, guys. Ayan, sabi ko na, nakita yung may kasunod kami, guys, eh. Kami, di namin alam, pero nakalutok na siguro. May ulam na rin sa bahay, guys. Kung wala man ulam, thank you, Lord. Kasi walang ulam, eh. Maglulutok pala. Tahan lang. Ha? Sina? Sino? Alin? 1,300. 1,300? 1,300. Yung magkano? 600? Yes. Yung magkano? 60? Oo. Di magkano ang isang 10 piso? 12. 1,300 na nga, eh. 12 piso yata. Ay, hindi lang. Ako na lang kayo maglumpia. Baka special yung lumpia. Ayan. Special yun, guys. Kaya ganoon. Shanghai? Yeah. Sige lang, laka namin, guys. Ayan. Nakakarating din tayo sa nakarating din tayo sa ating paroroonan. Ayun na nga, nakapagpapag tayo ngayon. Morning ko. Ayun. Wala ha. Ha? Wala ka ng ubuneng. Huwag mo nang pilitin na ubuhuin ka. Thank you, Lord. Kasi wala ka ng ubo. Noon nga may ubo, nagpapasalamat ka sa Diyos dahil may ubo. Lalo na ngayong wala ng ubo, di lalong mas salamat. O, dito ka sa kabila. Yeah, thank you, Lord. Hello, guys. Kaya tayo. Ha? Hindi ba nakakaya? Imbitibita ka ba? O, hindi ka naman imbitibita. Mahirap yan. Pag inimbita ka, punta. Pero pag hindi, huwag. Kasi pa mamaya, pagdating doon, wala kang kainin. Ayun, si Saysay.
ayan na guys. Tawid, tayo, tawid. So ayan na nga. Tawid na tayo guys. So ayan. Yes, sandi guys. Ayan, napasok na kami. Ayan. Doon na. Doon na. Profile dito. Ayan.